guys, welcome back to my channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng unpouching. This is a parcel from Union Bank para sa mga tulad kong YouTuber na walang masyadong valid IDs. Kasi ako, isa lang yung aking valid IDs ko na ang aking passport. So, nag-request ako ng ATM or nag-open account ako sa Union Bank. Ito yung pinakamadaling bangko na pag-open na ng account. And kasi bagong patakaran ng YouTube ay hindi na sa Western kundi sa bank account. So, ilalagay ko mamaya dito kung paano ako nag-register or nag-register online sa Union Bank and paano ako nakakuha ng ATM or card. So, unpouch na natin. Bale, nag-request ako ng October 24 and sa pagkuha ko nito, wala pa akong binayaran. The 5 to 10 working days pala bago siya ma-process or bago siya ma-receive. So, this is from Injabon. Dinis-infect ko na siya. Alam ko kanina magbabayad ako ng 350 kasi yun yung sabi ng Union Bank, may 350 na babayaran. So far, wala naman. Ewan ko lang. Pag i-activate na yung card. Or baka need natin. So, ayun. Masyado yung slide. Akala ko yung Google PIN. This is from Union Bank. The future begin with you. So, sa mga gusto mag-open ng account, you can download Union Bank. Union Bank app din. Direct na kayo mag-registered bank. Pag nag-register pala kayo sa application nila, kailangan nyo ng one valid government ID. Nakakatuwa, meron na tayong ATM na ito na yung card natin. So, ayan. Ilalagay ko dito kung paano ako nakapag-request ng card and kung magkano. Ay, wala pala akong binayaran. So, ilalagay ko dito kung paano tayo, paano ako nagkaroon nito. Step by step and so sa inyo Play Store, hanapin nyo or search nyo yung Union Bank and download it. So, ayan, na-download ko na siya. So, open mo lang siya and then skip mo lang sa mga nakasulat dyan. So, click mo lang yung open an account. And then, papakita dyan yung debit card or savings account. Then, click nyo yung savings account with debit card. So, ayan. Continue. And then, yan yung makikita yung mga card offer or mga account na ino-offer nila. So, dyan yung everyday savings, personal, and debit card. So, ano, pipiliin natin yung personal savings account which is walang maintaining balance. Yearly lang siya magbabayad ng 350. Pero libre siya sa first
year natin ng pag-open or pag-register sa kanila. So yan, sa personal savings, meron tayo sila maintaining balance, 350 na yearly na babayaran. So upon clicking, makikita nyo yung mga list ng mga ID na required or valid, yung passport, driver license, SSID, TRC, postal, and unit ID. So, yung mga postal declaration, then okay lang siya din. Pwede mong ilagay yung email address mo and then yung phone number mo dahil doon yung isi-send yung So, pag nalagay nyo na yung email address nyo at saka yung phone number nyo, then click next. So, masasend na lang sila sa yung code para ma-validate yung inyong account. So, yan. Ita-type nyo lang siya yung binigay na